Magandang umaga po sa ating lahat. Muli, ito po si Pastor Fe na magdadala ng mabuting balita sa umagang ito. Ang ating pong teksto ngayong umaga, mga kapatid, ay matatagpuan sa Psalm 85. At gusto kong basahin ang verse 1 up to 6 na ganito ang sinasabi. Ikaw po, O Yahweh, naging mapagbigay sa iyong lupain. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila, nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila'y iyon ang inalis. Tinalikdan mo na ang iyong at iyong nililimot ang matinding galit. Panumbalikin mo kami, Diyos ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ang pagkagalit mo't puot sa amin, wala bang hangganan? Di na ba lulubag? Di ba matatapos ang galit mong iyan? Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ng galak. Napakagandang panalangin ng isang lingkod ng Diyos nang humihingi ng panumbalik, ng kasiglahan ng isang buhay. Ito pong ating pag-uusapan ngayong umaga, mga kapatid, ay may kaugnayan. Yung panalangin na gusto nilang mabuhay muli, magkaroon sigla sa ating Panginoon. Ngayong umaga, tanungin ko po kayo, gaano kayo ngayon kasigla sa paglilingkod sa ating Panginoon sa kabila ng ating mga naranasan, mabuti man o magaganda? Kung baliktanawin natin, mga kapatid, ang tekstong ito, kailangan natin yung sinasabing a revival life dahil gusto ng Diyos na manumbalik tayo doon sa unang pag-ibig sa Kanya. Yung mainit na pag-ibig sa Kanya, yung pakikitungo natin at yung pakikipagrelasyon natin sa ating Diyos. Kaya nga, isang revival para tayo ngayon naman ay ma-awake, magising tayo. Dapat tayo ang unang nare-revive para sa ating lakas na paglilingkod ay maihayag sa labas. Makita ng ibang tao ang kahalagahan ng pagkagising, ng pagka-revive ng ating love sa ating Panginoon, yung first love natin sa Kanya. At ang kailangan natin ngayon upang ma-empower ang banal na espiritu ng ating buhay, ano ang dapat nating gawin? Una,
magsisi. Ito yung bunga upang sa ganon ay maranasan muli natin yung pagkabuhay na masigla, maging ma-revive tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsisisi ng ating mga kasalanan. Alam niyo po ba, hindi lamang sa pagsisisi, kung tignan natin yung sitwasyon na nangyari sa buhay ni Pedro na isang mangingisda. Nasa kanilang pangingisda ay magdamag sila na nasa laot. Ngunit wala silang nakuhang mga isda, nahuli. Subalit nung dumating ang Diyos, ang sabi ng Diyos, bumalik kayo, ihulog niyo ulit ang iyong lambat. Magrereklamo sana sila. Pero ano ang ginawa ni Pedro? Sinabi na lang niya sa sarili niya, hindi ka naman mangingisda, Panginoon. Bakit ako susunod sa iyo? Eh magdamag na nga kaming walang nakuha. Subalit, nabuhayan siya ng loob, nang nagtiwala siya sa sinabi ng Diyos na sumunod. Ginawa niya iyon dahil nandoon yung kasiglahan ng kanyang puso, yung pagtitiwala niya sa ating Panginoon, at nagkaroon ng signs and wonders sa pamagitan ng nahuli nilang maraming isda. Doon sa kanyang pagsunod, doon sa pagbabalik ng kasiglahan ng buhay niya sa pangingisda, nagtiwala siya. And that is a revival of life. The miracle, the signs and wonders ay ipinagkaloob ng ating Panginoon. Minsan ganun din sa ating mga buhay. Kapag pinagsisihan natin ang ating mga kasalanan, kapag tayo'y nanalangin, hindi pa natin sinasambit, sinasagot na ng Diyos. At always experience the miraculously if there is a revival in our heart. Of course, tulad ng mga tao na na-hospital, di po ba? Kapag ang tao ay nasa hospital at malapit ng mamatay, ano ang ginagawa ng mga doktor? Nire-revive at nabubuhay. And that's a miracle. Diniklara na clinically death, pero na-revive at nabuhay. Bakit? Because they experience on that moment the miraculously experience. Ang taong nare-revive ay gumagaling. Totoo, mga kapatid. Ganon din ang buhay nating spiritually and physically, nabubuhay. Kaya dapat mismo sa ating sarili magsisimula. Paano? Sa pamagitan ng panalangin, sa pamagitan ng pagsasaliksik, sa pamagitan ng pagpapakumbaba. Ito ang provision ng Diyos, ang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at sagutin ang ating mga panalangin sa pamagitan ng pagre-revive ng ating pananaw, ng ating paglilingkod, ng ating pagsusumamo at pagbabalik sa ating Panginoon. Mga kapatid, isang paalala sa umagang ito, ibalik ang ating unang pag-ibig, yung gawin nating gutom na gutom sa gawain, yung hinahanap-hanap mo ang Diyos sa buhay at mananatili tayo sa Kanya. And that is revival of our life. May pagsasaliksik at merong kasabikan. Ang pagkakaroon ng revival sa ating buhay ayon sa ating teksto ay dapat malinis. Dapat malinis tayo sa paraan ng panunumbalik
at ng pagsasaliksik, ng walang sawang pagsisisi sa ating Panginoon sa pamagitan ng pagdulog ng panalangin. At ano ang kondisyon ng Diyos para sa mga taong nagsisisi at nanumbalik sa ating Panginoon? God forgive. God hears us. And God healed us. Dahil nabago tayo, dapat gawin ang mabuti. Dapat nandoon yung palaging pagsamba sa Diyos. Dapat nandoon ang buong puso kahit walang nakakakita sa atin. Ginagawa natin, mga kapatid, ang nararapat para sa Diyos. Sapagkat yan ang simbolo ng revival ng buhay ng isang mananampalataya. Kailangang kumilos tayo kapag sinabi, revive ka na. Dapat manumbalik ang kasiglahan. Kapag mahal natin ang Diyos, ibigay ang lahat para sa Kanya. Na dapat malinis tayo sa harapan ng Diyos. Na dapat maranasan muli yung kasiglahan, yung pag-revive ng buhay, at buhay na buhay tayo sa paglilingkod. Yung pag-restore ng buhay na yaan sa panumbalik sa kagustuhan ng ating Panginoon. Yan ang tinutukoy ng ating teksto sa umagang ito, mga kapatid. Kaya nga, pag sinabi mo, I am revived, meaning, mga kapatid, walang nakakakita, may nakakakita. Naglilingkod kang tapat sa Panginoon. Naglilingkod kang masaya at nagkakaroon ng mga sinyales, ng mga mirakulo na dumarating sa ating mga buhay. At yan ay kapahayagan na nakikita rin ng ating mga kapwa na ikaw ay buhay na patotoo at ako, tayong lahat ay na-revive at nanumbalik sa ating Panginoon sa pamagitan ng pagsisisi, ng pagsasaliksik, ng panumbalik na masigla sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid, sa umagang ito na walang sawa tayong masaya at nagagalak sa paglilingkod sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat na nanonood, nakikinig sa umagang debosyon sa araw-araw ng pagbangon natin. Kapatid, huwag kang magsawa na makinig ng salita sapagkat yan ang bunga ng revival ng buhay ng isang taong tapat na naglilingkod at merong buhay na pananampalataya sa Kanya. Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, napakabuti mo. Sapagkat sa pamagitan ng iyong mga salita, tunay nga na revival ang aming nararanasan. Tunay nga ang kasiglahan at kagalakan na makapaglingkod sa iyo. Tunay nga na nagsasaliksik kami at hindi nagsasawang naglilingkod sa iyo. At yan ang bunga ng pagka-revive sa amin. Alam namin na kapag sumunod kami sa iyo at inatasan mo kami at inutusan, walang pag-aalinlangang sumunod nang gaya ng ginawa ni Pedro. Nawalan man sila ng pag-asa, subalit nung siya'y sumunod sa iyo, naibigay ang mirakulo ng maraming mga isda na kanilang nahuli. Dahil ikaw, O Diyos, ang nagkaloob ng kasiglahan sa kanilang mga buhay. Kayon din kami, Panginoon. Huwag nawa kaming mawalan ng kasiglahan sa buhay. At tulad ng sinabi mo, ibalik namin doon sa unang pag-ibig namin nung nakilala ka. At kung ito ang nananahan sa aming mga puso,
walang mangyayari kundi kabutihan sa aming mga buhay. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Diyos, na may kasiglahan sa paglilingkod. Maraming salamat sa umagang ito, sa aming pinagbulay-bulayan na iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sapagkat ang salitang ito ang siyang naninindigan, nananatili sa aming mga puso upang harapin ang panibagong buhay, ang panibagong kasiglahan, ang panibagong kalakasan na makapaglingkod sa aming Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ang paglilingkod na ito ay maihayag din sa kapwa namin at makitaan kami na kami ay simbolo ng tunay na mananampalataya. Simbolo ni Kristo na sumusunod sa utos at sumusunod na ipakita at ipahayag sa kapwa ang pananampalataya na nagbibigay buhay sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless us all.